Ang daming manok, di ba? Hi guys! Welcome to another episode of our vlog! I'm Alex and sorry guys dahil medyo nawala ako sa pag-YouTube sa YouTube world dahil medyo busy sa school. Alam niyo naman kapag 2 weeks na ang 2 weeks na lang sa school, medyo labanan na talaga sa deadlines. Ang madaming pasahan kami ginawa. So ayun, kaya medyo nawala din ako ng mga ilang years na. Hindi, pero ito na guys. Ang ating product review today is this Organic Skin Japan Face Cream Sunscreen with SPF 30. Ano version ng kinuha ng Organic Skin is yung kanilang anti-acne whitening face cream. Ayan, ito yung parang kulay peach ba ito? Meron din kasi silang blue guys. So ito yung pinili ko dahil yung anti-acne siya. Ito siya. So nabili ko siya sa Beauty M&L for 149 pesos. Pero yung original price niya is 199. Naka-sale, kaya tinry ko na rin bilhin. Pero sa 149 para medyo... Ang daming manok, di ba? Pero sa 149 para medyo mahal ata. Para sa kanyang size at sa kanyang grams lang. 30 grams lang kasi ito, 30 grams. Pero pag 199 naman, medyo mahal din. Kasi ang maliit lang niya, guys. Ito lang yung price niya. Ito yung palag, ito lang yung size niya. So pabayaan na yung mga guys, no? Kasi hindi talaga silang matakimik. Lalo na pag nag-vlog ako, lagi silang mag-ingat. So hayaan naman, sinipkit. So ang claims na ito is, ma-whiten yung skin, mga dark spot, ma-eliminate yung acne blemishes, and dry skin, freckles, and pimples. I believe dito dapat tinatanggal natin yung mga freckles kung meron man. So ayun, ma-whiten daw niya. At sabi niya dito eh, leaving skin clear, clean, fair, soft, smooth, and noticeably white, healthy glow on skin. At sabi niya dito nakaka-moisturize daw to, pero I believe hindi siya nakaka-moisturize. So, mamaya niya naman alam. So, ginamit ko itong product na to for almost 1 week. Pero hanggang ginagamit mo siya. Almost 3 weeks na siyang ginagamit ngayon. So, nung 1 week na ito, ginamit ko lang siya for morning. Once a day lang. Malalaman niyo bakit once a day ko lang siya ginamit. And ito lang yung ginamit kong product sa loob lamang ng 1 week na yun. Sa pag-review ng product na ito. Ang sabi kasi dito, eh, throughout the day gagamitin mo siya. Pero ang experience ko, once a day ko lang siya ginagamit. Dahil ngayon, advisable, diba, throughout the day tayo maglagay ng SPF. Pero product na ito, hindi ko yung nagawa. Malalaman nyo, maya-maya lang. So ngayon, guys, pagpunta na tayo sa pros and cons. So, mauna muna tayo sa cons. Ang unang con ay, hindi siya pwedeng i-second layer dahil namumuo siya sa mga pores-pores ko. Lalo na dito sa ilong at saka dito, banda dito. Pero namumuo siya sa ilong dito. Tsaka, ang pangit niya, guys, kasi nga sobrang bilis niya mag-dry. Parang wala kang time i-blend. Second ko na din. Kasi wala kang time i-blend. So sobrang bilis na matuyo. Nisiset na agad siya sa mga pores ko. Ang pangit ko lang. Kaya parang, ang ginagawa ko, after ko maghilamos habang may tubig ko, lalagyan ko lang na agad nito. Para hindi siya agad matuyo agad. Another con is that hindi siya sweat-proof. Dahil throughout the day kapag nagtitinda ako, nasa store kami. So medyo mainit sa store. So throughout the day nakikita ko na nag-hulas yung product. As in, hulas na hulas. Hulas power talaga ang product na ito, kaya hindi ko gaano dinadanihan yung paglalagay. Lalo na pag second layer, hindi ko talaga nilalagay ng second layer. So once a day ko lang talaga siya nagagamit. At ito pala guys, ang kanyang con talaga is meron siyang konting white cast. Kahit nga medyo morena din ako, ayan. Ito talaga itong kulay, pero maputi lang talaga yung mukha ko guys. Ewan ko lang kung bakit. Pwede siya sa mga maputi, pero sa mga morena, hindi siya pwedeng. Kasi nga madami, konti naman yung white cast, pero kapag medyo dark ka. Ngayon kasi hindi nakikita sa akin, pero pag medyo dark ka talaga, mahahalata na meron kang sunscreen at hindi yon cute. Hindi yon cute. Pero ang ano ko naman nila, konting oras lang, kaya mga konting minutes, magtutone down naman lang siya ng very, very, very light lang. Pero nandun pa din yung white cast, yun lang. Experience ko naman dito sa product guys, na throughout, sa buong araw, eh nakikita ko kapag guhulas na siya, nakikita ko na build up dito yung mga product sa perimeter ng face ko, nagpuputi dito. Gamit ko pala yung product ko yun, kaya product lang, tapos eyeshadow lang gamit ko. Pero naguhulas siya talaga dito, namumuo-muo. Nakikita niyo ba yun? Hindi nakikita, pero namumuo-muo yung product dito kasi nga kapag pinagpapawisan ka, grabe, meron na siya dito. Ang pangit din na pag oily kayo or kaya sweaty kayo, sino powder. At yun ang ating susunod na con. Kapag maglalagay kayo ng powder guys, pat lang. Hindi siya pwedeng yung gaganyan-ganyanin mo ng brush. Pag gaganyan-ganyanin mo ng brush,
pangit yung tingnan kasi nga. Parang natatanggal itong sunscreen at nasasama siya doon sa powder. Gumamit ako ng cheek tint, naglagay ako dito, ganyan-ganyan to. Habang pinatap-tap ko siya dito, parang nagiging libag na siya. Hindi eh, nagiging libag na siya rin ka. Yun ang ganyan ko. Tapos umaangat talaga yung cheek tint at saka ito. Umaangat talaga. Parang nagiging libag na siya. Ang pangit tignan guys, promise. Ang pangit, hindi ko talaga bet. At ganun, nagtaka nga, nagiging libag. So yun lang, mapangit. Kapag lalagyan mo ng before makeup. Ayun. Kung powder, pat lang guys. Pero kapag sweaty, siguro mamumuungo din yung powder, yung sunscreen. Kadiri, di ba? Kadiri! And another con is that, itong product guys, may lumalabas na maliliit na bilog-bilog. Hindi ko maintindihan. Siguro dahil bad batch lang ito nakuha ko, pero ang daming maliliit na bilog-bilog na naglalabas. Patatlo, mga lima, pero madami pa din. Tsaka medyo matigas din yung bilog-bilog ng cat. Ang pangit, alam na merong ganun dito sa ano na to, sa product na ito. So ayun, medyo madami yung con ng product na ito. Pero ngayon, dumako na tayo sa ating pros sa product na ito. So ang pros lang dito is apat lang. Para sa akin, apat lang yung naging pros niya. Ay, una, kapag naglagay ka na ng product na ito, ang nagda-dry siya, matte. So, okay naman yun, matte talaga siya. Parang, hindi siya glowy, pero matte, pero parang fresh kang tignan. At saka guys, hindi siya sticky. Hindi sumasama yung hair ko pag nagaganyan yung hair ko. Hindi siya sumasama. Goods style ko. So another is yung, may pagka-fresh looking ang product nito. Pag sa unang application, parang nakaka-fresh yung pagka-white cast niya. Ganun. Medyo fresh looking talaga pag unang lagay mo guys. Sa unang lagay guys, sabi ko sa pangalawa, yung hugger din mukha ko doon. So, another is nga, yung sinabi ko na din kanina guys, na medyo natotone down yung white cast nito. So, yun lang naman ang kanyang pros guys. Oo nga pala guys, sabi dito anti-acne tsaka whitening. Siguro sa anti-acne and whitening, hindi ko nakikita meron nagkaroon ng difference sa akin face. Dahil sa anti-acne guys, siguro hindi ko nakita na meron bang nangyari sa aking acne. Dahil sa time na nyo, parang wala naman akong acne na active noon o may tumubo man na acne, wala siya sa paggamit ko na itong product. And sa whitening guys, whitening sa dark spots guys, parang wala din akong nakita ng difference sa paggamit na ito. Parang hindi rin naman nabawasan yung pagka-dark niya, hindi rin naman na-lighten. O, parang wala lang guys, parang pang SPF lang siya talaga, pang sunscreen lang. So, overall guys, siguro hindi ko talaga siya maintain ulit dahil parang meron pang mas magandang sunscreen sa kanya, hindi lang ito. Yung white cast talaga guys, medyo down ako doon dahil ayoko na merong white cast na SPF dahil medyo morena din ako. So, yun lang naman ang aking thoughts guys sa ating Organic Skin Japan face cream, sunscreen. So, hindi ko talaga siya bibili. And thank you po very much ating panonood. And comment pa yung guys na product na gusto nyo ipagamit sa akin at aking i-review. I-suggest nyo naman guys, mag-comment down below naman kayo para interaction naman tayo guys. So, I'll be waiting for your comments guys. Thank you very much sa panonood, sa ating pagkikita muli. Bye!